So what's up mga idol, kumusta po kayo dyan? Chris Ride Motovlog nga pala. So ayan, nandito ngayon tayo sa LYR Marketing Corporation. Kung mapapansin nyo mga idol, napakarami pong motor dito. Meron po tayo ditong Honda, Yamaha, Kawasaki at Suzuki mga idol. Kawasaki Rouser NS160 tsaka itong NS200 mga idol. So alamin natin yung pinagkaiba nito, saka yung price, saka installment update nito. Dito tayo naging kwer sa LYR Marketing mga idol. So ito po yung isa sa pinakamurang motor na naked bike dito sa Pilipinas mga idol. Ayan, Kawasaki Rouser 160, tsaka ito yung Kawasaki Rouser NS200cc mga idol. Na po yung bagong NS200. So napaka-aggressive na po ng dito niya, yung headlight niya. Meron po siyang park light dito. Ayan o. Meron po siyang ilaw dyan. Ito naman po yung signal light niya. Napakaganda rin ang pagkakadesign niya mga idol. So ito naman po yung front shock niya. Napakalaki po mga idol. Ito naman po yung front fender niya. Ayan, mapapansin nyo. Carbon Lodi o, yung design niya. And then sa braking system nito sa harapan, ito yung maganda dito mga idol kasi naka-ABS na po yan. Anti-lock braking system. So yan po yung itsura niya mga idol, ayun, ABS. Hydraulic din po ito, naka dual path piston caliper. Tapos yung disc niya napakakapal din. Ganda rin ang pagkaka-design. Naka-weeby na siya, ayan o. Isa sa kagandahan kasi ng brake niya kasi naka-ABS na siya. So hindi ka basta-basta masisimplang mga idol. Once na bigla mo na pihit yung brake niya sa harapan. Then sa gulong naman po nito, naka-tubeless na po ito. Ang size naman po ng gulong niya ay 100 by 80. 17 inches din po yung laki niya. Bagong bago pa talaga. Naka-plastic pa. Bagong deliver. So ito naman po yung tail light niya at brake light. Maganda pa rin sa kasi naka-LED na po yan mga idol. Tapos ito naman po yung signal light niya sa likod. Ayan, signal light niya sa likod. Ito naman po yung lagayan natin ng plate. Meron din po siyang ilaw ng plate dito. Ito naman po yung niya, tire hanger. Sa braking system naman po nito sa likod, ABS din po yan, anti-lock braking system. Napaka-safety mga idol. Tapos yung adjuster niya mga idol, napakaganda rin. Dito naman po tayo sa makina niya, naka 200cc mga idol, naka 4-stroke. Meron po siyang cover dito. Ito naman yung brake pedal niya. Ito natitiklop din yung footrest niya, footrest ng back ride. Tapos yung muffler niya mga idol, ayun o, maiksi lang sa mga idol, maliit. Ayan, nasa ilalim. Pagdating naman po dito sa handlebar niya, ito po yung side mirror niya mga idol. Oh. Nakatupi pa kasi siya. Pagdating naman dito sa right side niya, nandito po yung kill switch, tsaka electric start. Ito naman po sa bandang kaliwa, nandito po yung pass light. Maganda, may pass light na po siya. High beam, low beam, turn signal light, tsaka horn. Tingnan naman dito sa instrument panel gauge niya. Maganda dito mga idol, naka-digital na siya at may kasama pa siyang analog dito na RPM. Dito naman po yung indicator ng limit ng RPM niya. Dito naman po yung susian niya. Ayan. Yung sa tanke niya, ganun pa rin yung design niya doon sa naunang Rouser. Ayan, napakalaki rin mga idol. Bagong-bago pa talaga yan oh. Tapos naka-fuel injection na po ito mga idol. Napakatipid sa gas. 200cc. Ayan o. NS200. Silipin naman natin ang cooling system na ito. Liquid cooled na po siya. Naka-liquid cooled na po. So lalagyan din po yan ng coolant. Tumako naman tayo sa spot cast nito, tsaka installment update. So ayan, ang spot cast nila dito ay 129,800 pesos. So ayan po mga idol. Para dito sa Rouser 200, naka-ABS na po yan. Tsaka fuel injection na rin po ito mga idol. Installment naman po nito, ang down payment po nito ay 9,995. Sa 1 year naman po nito ay 13,596 sa installment. Sa 2 years naman po nito ay 7,869. Sa 3 years naman po na installment ay 6,018 pesos. So i-rebate po yan ng 200 pesos sa mga 5,800 na lang po ito. 5,818 pesos na lang.
So naka-base na po itong mga idol, kaya sulit na rin. So dumako naman po tayo dito sa Rouser NS160. So ito po yung bagong kulay na lumabas ngayon. Ayan po. Alamin din natin yung spot cast nito tsaka installment update, mga idol. Ayan o. So sa mga naghahanap ng ganitong motor, available po ito dito sa LYR Marketing. So unahin natin dito sa headlight niya. So halos magkamukha lang sila ng 200cc saka dito sa 160cc. Ayan. Aggressive yung design niya, mga idol. Naked bike. Ito po yung daytime running lights niya. So ito naman po yung signal light niya. Naka-halogen bulb po ito, mga idol. So sa front shock na ito, medyo maliit to compared dun sa 200cc natin. So yung design naman ng front fender na ito, ayan, carbon lodi pa rin yung design niya. Dito naman po sa braking system nito sa harapan, ayan, naka-hydraulic disc brake, naka-double pot, piston caliper din po ito, mga idol. Ayan, kapit na kapit yan once na nagbe-brake tayo. Wala po sang ABS. Ayan, oh, may ABS na po yung sa 200cc. Dito po sa 160cc, wala pa pong ABS. Dito naman po tayo sa bandang side niya. So, nandito pa rin po yung kickstart niya, mga idol. Ayan, mayroon pa po siyang kickstart. Maganda na rin yung ano niya, sa brake niya, yung brake pedal niya. Ito naman yung footrest. Ito yung footrest ng back ride. Ayan, makikita natin dito, patulis pa rin po siya, yun, patulis. Napakaganda ng tail light at brake light niya, mga idol. Ganda ng pagkakadesign. Signal light niya sa likod, halogen bulb po yan. Ito naman po yung ano niya, tire hanger. Braking system niya po, mga idol, sa likod, naka-disc brake po yan. Ayan. Maganda dito kasi naka-disc brake niya. Tapos ang size naman ng gulong niya sa likod ay 120 by 80. And then 17 inches din po yung laki ng mugs niya. Naka-monoshock din po siya, mga idol. Siyang cup yung monoshock niya. Ayan. Design tsaka yung function niya, mga idol, same lang doon sa NS200. So nandito yung kill switch, electric start. Dito naman yung fast light. Ayan, mayroon po siyang fast light. Dito naman po yung high beam, low beam, turn signal light. Dito naman po yung horn niya. So sa RPM, naka-analog po. And then sa speedometer, odometer, naka-ano na po siya, digital na po yan, mga idol. Ayan, may indicator din po sa dito ng RPM limit. Alamin naman natin yung spot cast at installment update nito. Spot cast nila dito, mga idol, 99,900 pesos. Dito tayo nag-inquire sa LYR Marketing Corporation, mga idol. Tapos sa installment naman po nito, ang installment po, down payment ay 7,692. 1 year naman po nito, 10,489. Sa 2 years, 6,069 pesos. Sa 3 years naman po, 4,640. Rebates pa po yan ng 200 pesos. So sa price nilang dalawa, mga idol, sa 200cc, 160cc, halos 30,000 lang yung difference ng ano nila, ng price. So ito ay 129,800 pesos. Doon naman ay 99,900 pesos. Pero mas lamang to, mga idol, kasi naka dual ABS na po. Ayan po. Ayan, naka ABS na po yan, dual po, hanggang doon sa likod. So ito wala pa. Tapos sa cooling system pala na ito, mga idol, si 200cc naka liquid cooled na po yun. Ito naman naka air cooled. Air cooled pa po yung gamit ni 160cc. So isa pa po yun sa pinagkaiba nila. And then sa yan naman sa katawan, di hamak na mas malaki talaga si 200cc, mga idol, compare dito sa 160cc natin. Ayan po. Sa ano pa lang, sa telescopic, grabe ang laki talaga nitong ano, yung 200cc. Naghahanap kayo ng ganitong motor, available po ito dito sa kanila sa LYR Marketing Corporation po. Dito lang po yan sa General Santos City. So kung may mga ipapa-inquire pa po kayo sa akin na motor, comment nyo na lang po sa comment section ng ating video. Disclaimer lang, mga idol, hindi po ako empleyado dito. Ito ay for content lang natin, mga idol, para mayroon po kayong idea kung kukuha na po kayo ng ganitong motor. So hanggang dito lang muna ang ating video, mga idol. Chris Ride Moto Vlog nga po pala. Ride safe po tayo palagi, and God bless you all. Thank you!